5 things you should avoid on stock investing. Ako po si Cynthia Fuller and I'm the founder of thefullermind.com. Bago ko po ipagpatuloy yung aking nais na i-share, kung hindi ka pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, maaari ka pong mag-subscribe at huwag mo din kalimutan na i-click yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Ito pong video na ito ay tungkol sa 5 things to avoid on stock investing. Ang unang list natin ay do not check your portfolio every day if you're a long-term investor. Kasi po ang goal mo naman ay long-term. So you don't need to check your portfolio on a daily basis. Nung nagsisimula ako sa stock market, nung nagkaroon din ako ng portfolio, noon tinitingnan ko din yan on a daily basis. So na-realize ko na hindi pala tama kung long-term investor ka naman. Dahil yung market prices, ano yan eh, madalas magbago, mabilis magbago. So baka ang tendency, kabahan ka, kasi nga makikita mo minsan red yung portfolio mo, negative, everyday mo i-check, pero kung yung goal mo naman pala ay long term. So you don't need to check that on a daily basis. Okay? Number two natin is not learning. I would recommend na you start learning the stock market. If you cannot find time to learn, you should start or you may start sa 15 minutes per day. Kahit basa-basa muna. Kasi yung 15 minutes per day na yon, so 7 days a week, ilang oras yon sa isang linggo, diba? So parang 1 hour and 45 minutes. So nasanay ka na 15 minutes a day, nagbabasa ka tungkol sa stock market or nag-research ka, and then through time, masasanay ka na because of consistency. And yung 15 minutes na yon, pwede mong madagdagan na sa, until nade-develop mo na yung habit na part na ng learning mo. I mean, part na ng daily schedule mo, yung learning. So, that is a good start kaysa sa totally wala tayong gagawin. 15 minutes, I think you can find 15 minutes of your time para masimulang aralin ng stock market. Number three natin, do not invest your emergency fund sa stock market because hindi naman natin alam kung kailan tayo kikita. Okay? And what if kailangan mo yung pera and then in-invest mo, tapos gusto mo i-withdraw and then nakita mo negative. You don't have choice kung di i-withdraw siya kasi kailangan mo yung pera. So do not invest your emergency fund in the stock market. The money that you should invest in the stock market is extra money, okay? And number four is do not invest the money that you cannot afford to lose. Pwede ka ding malugi sa stock market, especially kung nagsimula ka na without knowledge. Kaya mas mabuti talaga na slowly mag-aral ng stock market, okay? Even yung simple things muna, simple lessons, simple investing strategy, dahil through time, kakabasa mo, kakaaral mo, dadami naman yung malalaman mo dyan. Okay? And then number five is not having a goal why you want to invest in the stock market. Long term ba yan? Short term? Kasi kung long term ka, there is a simple strategy and there is a different investing strategy. Kung short term ka naman, gusto mo yung kumikita ka, depende kung ano yung goal mo, kung ano yung time frame na iseset mo dyan. So, what you can do is to learn the technical analysis if you want talaga na mag-trade sa stock market. So there are other investing strategy and trading plan na pwede mong gawin na based sa risk tolerance mo at sa personality mo na din. At sa schedule mo, kung ano yung schedule mo na pwede mong i-allot sa stock market. If you don't have much time to monitor the stock, you may go for long-term investing. And if you have time sa stock market at alam mo makakapag-monitor ka, you may want to learn the technical analysis. So, ito ba ay para sa high risk taker, sa low risk taker, yung stock market investing? There is a strategy sa stock market na pwede sa low risk taker, mga ganon. So, kailangan mo lang aralin yung mga strategies na yon. At madami na rin naman akong na-upload sa aking YouTube channel tungkol sa mga simple strategies on how a beginner can start investing in the stock market.
Okay? So, ito po yung ating 5 tips na, I mean, 5 things you should avoid on stock investing. Okay? So, sana po nakatulong itong video na to. Lagi ko naman pinapaalala, learn the stock market first before you begin to invest to minimize the risk of investing. By the way, kung wala ka pang copy ng free ebook ko, mayroon po akong free ebook on how to start investing in the Philippine stock market. Ang link nun ay https://thefullermind.com/free-ebook. Ilalagay ko na lang din sa description yung link para mas madali kang makapag-subscribe. At mayroon din akong free training on how to start investing in the Philippine stock market. Ang link naman ay https://thefullermind.com/webinar. So ilalagay ko na lang yung link para mas madali kang makapag-register. Free ang mag-subscribe sa aking ebook para makuha mo yung kopya mo. At free din ang mag-register sa training para maka-attend ka. Okay, so again, huwag pong kalimutan i-like ang video na ito, mag-subscribe, at i-click yun na ito sa notification bell para maging updated ka at huwag mag-upload ako ng video. At please, pwede mo na rin i-like yung aking Facebook page, The Fuller Mind, at pwede mo na din na mag-join, pwede kayong mag-join sa aking Facebook group na The Fuller Mind Stock Market Investing for Beginners. Muli, ako po si Cynthia Fuller, at nais kong magsabi ng salamat, my friend, and I'll see you on my next video.